Ito, magandang balita po. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon po yung Liberal Party na lehitimong opposition, political opposition sa ating bansa ay naghahayag po ng kanilang pagsuporta sa magagandang project ni Pangulong Marcos. Ayon po kay Attorney Laila De Lima, tagapagsalita ng Liberal Party, at iba pa, maging sina Excel Lagman, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, at iba pa ang mga haligi po ng Liberal Party, naniniwala sila na dapat pag magaganda ang program ng gobyerno ay suportahan dahil ito ay para sa bayan. In other words, pinapakita po ng Liberal Party na hindi lang sila basta oposisyon. Sila ay oposisyon na mayroon ding malasakit sa bayan, may malasakit din sa ating Pangulo. Dahil ang kanilang nakikita sa isang lehitimong oposisyon, dapat may makikita rin positibo. Hindi lahat ay negatibo. Di ba ang ganda? Ibig sabihin, pag meron silang nakita ang magandang ginagawa, susuportahan nila si Pangulong Marcos. Pag may nakita sila na sa tingin nila ay hindi maganda, ay kanila din pupunahin o kanila din magbibigay din sila ng mga pahayag. Pero kung makakatulong at para sa mga Pilipino, ay hindi daw nila haharangin ito. So, kaya ho magandang balita ito dahil sa akin pong pagkakaalam, sa tagal ko na ho sa isong politika bilang mamamahayag dito sa Pilipinas, yan ang tamang oposisyon, constructive. Hindi lahat puro negative. Pag nakikita nilang tama, susuportahan at kanilang minomonitor ang galaw ng gobyerno. Pag para sa bayan, makakatulong sa mamamayan, hindi nila kukontrahin yan. Yan po ang good news talaga. Hindi katulad, alam mo na, kung yung mapapansin, yung mga Duterte group o supporters nila, parang walang ginawa si Pangulong Marcos na tama sa kanila. Lahat minamali at binabatikos pa. Pinagre-resign pa nga nila. So hindi po, ang Liberal Party sa kasalukuyan na oposisyon, kailanman ay hindi nanawagan ng resign laban kay Pangulong Marcos. Kasi nire-respeto nila yung eleksyon noong 2022 na ibinoto ng 31.5 million at ina-proclama siya, ibig sabihin, elected president. So nire-respeto yan ng Liberal Party. Yan ang maganda sa kanila. Hindi puro negative. Kaya ho, ginawa kong topic ito kasi ho para makita natin na hindi sa lahat ng oras walang kakampi at hindi makakaunawa ang ibang grupo sa ating administrasyon. Di ba ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, or silent majority na gusto nila ay matinong gobyerno at ramdam nila ang ginagawa ng Pangulo tungkol sa ekonomiya, infrastruktura, food security, internal, external security, foreign policy, at marami pang iba. Ayun. Okay? Yun ang kailangan natin. Maganda po yan. Alam naman natin na mga matitinding bumatikos ay ang mga hindi naman lahat mga Duterte vlogger, mga Duterte supporters, at yung mismo mga Duterte, may mga sinabi silang mga below the belt. Pero, deadma lang yan sa Malacanang, sa halip po ko sila sa trabaho. At kung inyo mapapansin, kung hindi ako kakamali, 2 months ago, o last year pa, di ba, na nagsabi na ang kampo ni Duterte na bakit itong oposisyon hindi daw sumusuporta sa kanila? Bakit daw ang mga oposisyon ay hindi nagahayag ng anumang iso laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Ayun naman pala. Kaya hindi sila nagsasalita, hindi sila sumasali sa grupo ng mga Duterte. Ang iniisip pala at ginagawa ng Liberal Party, susuporta nilang lang sila kay Pangulong Marcos sa mga ginagawang maganda. At hindi sila sasali sa anumang plano at ginagawa ng mga pre-rally, political rally, ng mga Duterte followers. Hindi sila sasama doon. Katunayan, parang mas suportado ng simbahang katoliko, ang galaw ng Liberal Party na hindi masyadong mainit sa politika, sa halip, focus lang sila ng pagpapalakas ng partido at tuloy ang kanilang paghahanda rin sa 2025 election, at higit sa lahat ay tuloy lang ang trabaho nila bilang
nasa minority sa Senado at minority group sa Kongreso. Ayun. So maganda po ito. Kaya nakakatuwa dahil di baling merong isang grupo na supporters ng mga Duterte ang maingay kasi lalo na yung mga vlogger nila na alam na karamihan po ay mga fake news, intriga, chismis, at nililin lang nila ang mga tao na mayroong korupsyon, mayroong ganito, ganito. Wala naman hong pagpapatunay. From day one, sinabi nilang korup ang gobyerno, wala naman silang ipinail na mga kaso laban sa di umano yung mga korup. Sinabi nila na mayroong mga illegal na gawain ng Malacanang, puro hearsay lang. Wala. Ang malungkot lang, mukhang pinaniniwalaan ng iba. O, mapapahamak kayo. Di ba? Mapapahamak lang po yung mga naniniwala dyan kasi kayo yung mai-stress. Tapos fake news naman. Pakinggan ninyo yung mga vlogger na walang ginawa kung hindi manira. Walang dokumentong maipakita. Kung meron man, sila lang ang naniniwala doon. Kasi kung totoo na may dokumento na magpapatunay, katulad ng controversial na hindi man dokumento, yung Polboron video, sablay na sablay sila ron. Hindi naman pala totoo yun. Sinisisi pa ng mga vlogger, hindi rin inilabas ni Amy Marcos. Si Amy pala ang nagpapaputok noon. Parang lumalabas, si Amy pala ang nagbibigay ng negatibo na mga impormasyon doon sa mga vlogger anti-Marcos. O yan, kita nyo yung mga sabuatang yan. So, makikita naman ninyo sa araw-araw na pag-uusap sa mga social media, alam na alam po ninyo ang mga anti-Marcos from day one until now at hindi sila tumitigil. Pero hindi naman lumalakas ang mga kakampi nila. Dahil nga yung silent majority at yung lehitimong oposisyon naniniwala na sa kasalukuyang gobyerno. Sinusuportahan na yung mga galaw at proyektong para sa bayan. Yun lang po talagang hindi makamove on until now. Gusto siguro makabalik sa kapangyarihan na wala sa gobyerno or umasang makakapwesto after election, di nabigyan ng pwesto, ang nag-iingay. O mga dating may pwesto, binigyan ng pagkakataon, pero natanggal sila, napalitan sila kung ano man ang dahilan, yan ang mga nag-iingay sa social media at sa media. Hindi ko napapangalanan, sino ba yung mga dating nasa gobyerno na natanggal ang iingay ngayon? Sino ba yung umasa, napakataas na expectation na siya i-appoint, bibigyan ng posisyon, hindi nabigyan, ang iingay ngayon? At tinihikayat nilang yung kanilang mga followers ay sumama sa kanila. Di ba mga personal and political interest ay hindi po pepede yan. Dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV, Mike Abe Opinions, ay atin hong papaliwanag yan. Manood, magsubaybay, magsubscribe, magfollow sa aking mga channel at hindi kayo malilin lang dito. Sasabihin natin ang totoo para sa bayan. Majority ng mga Pilipino naniniwala kay Pangulong Marcos. Although inaabuso nung iilan ang kabaitan ng ating Pangulo. Pero may mga batas, mananagot sila pag sumobra ang kanilang mga ginagawa laban sa pamahalaan.